Hello guys, so nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. Syempre nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop. Ayan, dito yan sa Marilao, Bulacan. So may nakita ako dito guys, budget meal na bike. So 6,500 lang. Meron ka ng aluminum mountain bike. So ang ipabike check natin na, ayan oh, Garuda. Ayan, napakaganda na to guys. Isipin mo yun, around 6,500 pesos lang, may maiuwi ka ng aluminum mountain bike. So ipabike check natin yan. Pero bago yun guys, diretso tayo sa bike check ng Garuda aluminum mountain bike. Ayan guys, ang ating iba bike check na mountain bike. Sobrang mura nito guys, Garuda aluminum mountain bike. So sisimulan pa rin na rin natin ang ating pagbabike check, syempre sa kanyang frame. So kung makikita mo, glossy. Ayan, kumikinang-kinang yung ating frame na meron, kita nyo, laki ng pangalan, Garuda. Ayan, at dito tayo muna sa head tube. Ayan, straight ang ating head tube. Diretsong diretso, unat na unat. Ayan, kita nyo, wala man lang yung bend. Di ba? Yung iba, makikita natin may bend eh. So ito, diretsong diretso, unat na unat, straight ang ating head tube. Na may logo dito ng ato, Garuda. Ayan, eagle oh. Oh, di ba? So yung makinis. So makinis yung ating mga design dito. So ito ay neon green. Ayan, no? Hot. Maraming uod ng, or sabihin na natin uod ng pagkaka-welding. Pero pag sa malayo mo tinignan, yan o. So pag malayo sa tingnan, akala mo smooth welding siya, di ba? Layo natin o. Pero pag nilapitan mo, doon mo lang malalaman na hindi pala smooth welding. Ayan, kung makikita mo o. Yan o, di ba? So napakaganda kasi ng pagkakapintura ng ating frame. Mayroon tayong makikita dito ng 350. So Garuda brand yung ating bike. Ang model 350, palagay ko yun. Okay? So nanghula na naman tayo. Ayan. At dito sa kanyang top tube, may makikita kang cross country. Configuration. So XT to XT. Na may parang splash dito ng tubig at Garuda. Ayan, ang ganda nito, 'di ba? So pa-triangle ang ating top tube. At kita niyo naman, no? Budget meal, pero naka-internal cabling tayo dito, isa rito at isa dun, tapos merong isa dito sa ilalim ng top tube. Oh, di ba? Ang ganda nito, promise, budget na budget to. Sa mga naghahanap, pwedeng-pwede to. At dito sa top tube, seat tube, meron pa rin yung uod ng pagkaka-welding. Ayan, at Garuda dito. Tama yung hula natin, pero nanigurado tayo na 17 inches ang seat tube nito. Kung hindi ako nagkakamali, ang 17 ay mid, small yata yun. Pakicorrect ako guys kung mali ako. Ayan. At syempre dito, ayan, tingnan mo guys oh, ang kinis, hindi siya mukhang not smooth, di ba? So mukha siyang smooth welding, pero pag nilapitan mo yan, doon mo makikita talaga yung mga uod ng pagkaka-welding. Pero pag sa malayo, akalain mo smooth welding yan. So magkakamali ka dahil ang ganda ng pagkakapintura nito. Ayan, at dito, ayun, sexy yung kanyang chainstay. Ayan, oh, sexy oh. Pag tiningnan mo naman sa ibabaw, oh, sexy. May ano rito, may hulmo, oh, may korte. Oh, di ba? At meron diyan design na Garuda. At dito yung kable ng RD. At meron siyang, oh, kita mo? Meron drop out. Oh. Magkahiwala yung dropout. Sa ibang frame na nakikita ko na ganito ang price, walang ganito. Hindi napapalitan ng dropout, pero ito kita mo napapalitan na siya, oh. Oh, di ba? Ang ganda nito. At sa kanyang seat stay, may nakalagay na movement mountain. At dito meron siyang lalagyanan ng tapalodo kung gusto mo maglagay. Ay, di pala. Ano, bike carrier. Ayan, bike carrier. Tapos ito bridge.
Yan, dyan mo ilalagay kung gusto mo maglagay ng tapalodo. At kita mo na ito, nakikita mong seat stay na to, oh. Sexy din. Ayan, sexy, oh. Oh, diba? Ang ganda nito, oh. At dito tayo ngayon sa suspension port niya. O, oh, kita mo, may manual lockout. Saan ka pa? Budget price. Diba, may manual lockout. Nagulat ako rito. Tapos may preload pa, oh. Oh, oh, panalo to, guys, ng bike na to. Oh. At 100mm na travel. Manual lockout, oh. Hindi ako makapaniwala, guys. Baka lang crown, baka lang arc, tapos baka lang lower. So walang sticker dito, walang tatak. So plain na plain. Yeah, 'di ba? Ganda nito, promise, guys. Tapos chrome plated pa yata 'to. Oh, 'di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya, guys, kung ako nagkakamali, bakal 'to. Yan, bakal 'yan kasi may ano dito, oh. May space. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32 holes ang ating hubs na bakal na walang tatak. Ayan, so alam nyo na kung tatak niya, gawin natin tak-takbuhin. Ball bearing na tread type ang ating axle. Tama ba? Ayan, tread. Di tread din, threaded to. Yo. Tapos axle yan, di ba? Oh, di ba? Ayan, bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim. Ayan, na gawa ni Jing Dong Hang. Jing dong hang jong jing jang jong jong na 31.9. Yan yung 31.9 yan, guys, hindi ko alam yan. Siguro ito yung size ng spokes. Ayan, oh. Tapos meron ditong details or information nung kanyang rims. Ayan, wala pa tayong masyadong alam dyan. Ayan, wala tayong masyadong alam. Tapos ang gulong niya, ayan, ang gulong niya ay 26 by 2.125. ayan, walang tatak. Tingnan natin sa kabila. Walang tatak yung ating gulong. Ayun, wala nga tatak. Okay, punta tayo sa kabilang hubs. So, ganun pa rin yung hubs. Wala rin tatak, bakal. At bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32 holes ang ating hubs na bakal na walang tatak. Bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim. Nagawa yan ng Jin Dong Hang. At ang ating gulong ay 26 by 2.125, na wala akong makitang tatak. Pero sabi nila pag wala daw tatak, kendo yun. Ayan, o, diba? At ito tayo ngayon sa cogs. Ang cogs niya threaded. Ayan, guys, nakalimutan ko yung hubs niya dito, guys, threaded din. Ayan, okay, ang cogs niya threaded. Kung hindi ako nagkakamali, ayan, hyperglide. Naka-hyperglide. Kung hindi ako nagkakamali, Shimano yata yun, guys. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 speed threaded. Kung hindi ako nagkakamali, 1528 to. Ayan, basta mga ganyan threaded type, 15 nagsisimula or 14. Ayan. At ito, kita mo naman, oh, naka Shimano TZ. Oh, naka Shimano TZ tourney ang ating RD. Oh, kita mo, Shimano, ang ganda nito, promise. Tapos may manual lockout pa yung port. Tapos Shimano RD. So panalo ka dito sa presyo nito. At ang ating kadena ay ano to, UG. May tatak na UG. Si Eugene ng Ghost Fighter nandito. At ang ating crankset, bakal. Ang ating crank arm, 170mm. Tatlong chainring na bakal din, 24, 34, 42, kung hindi ako nagkakamali. At ito pa, kita mo naman, ang FD, gawa pa rin ng Shimano. Oh, saan ka pa? Panalo talaga to. Shimano. Palagay ko ano to, guys, tourney din to. Tourney. At ang ating seat clamp, alloy. Alloy ang ating seat clamp. Ayan. Tapos ang ating seat post, gawa sa bakal to, na 27.2 by 350mm, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, bakal yan. Tapos ang ating pedal, plastic. Ayan, plastic na ball bearing. Ayan. At ang ating upuan, syempre, budget na budget. Ito yung ingatan nyo to, guys. Sigurado yung masikip. Ayan, huwag nyo hayaan lumuluwag yan. Kahit pag nalumuwag yan, nalolost thread yan. Makapal yung foam na matigas. Then mahaba to. Then pababa. Ayan, medyo maliit lang yung kanal dito. Ayan, oh. Oh, ayan. Makakitid din to. Yan, lalapat ang puwet mo rito. Yan, medyo magiging komportable ka kasi makapal yung foam. Ayan, oh. Para kang umupo sa sala nito. Sarap. Promise, oh, ganda.
At dito tayo ngayon sa handlebar. Oh, ito pa guys. Nagulat talaga ako. Aloy ang handlebar, oh. Kita mo naman, oh. Oh. May manual lockout si Mano, tapos aloy yung handlebar. Ang handlebar niya guys, sinukat ko 680mm ang haba, straight. Straight na straight 'yan. Ayun, parang lalaki lang, straight na straight. 'Di ba? Oh. At ang ating stem, 80mm na gawa sa aloy na walang tatak. Ang gulat talaga ako dito, promise aloy, oh. Oh. Ayan, at ang ating headset, aloy din. Ang spacer natin, aloy din. Oh, kita mo? Tapos ang dust cover, aloy din. Oh, san ka pa? Panalo ka talaga dito sa bike na to? Promise. Hindi ka manghihinayang sa perang ipambibili mo rito. At ang spacer niya, dalawa. Dalawang spacer niya. Itong nakikita niyong black, 30mm. Tapos itong green, 10mm. So, dalawa yan. So, pwede mo pagpalitin yan. Oh, di ba? At dito tayo ngayon sa shifter niya. Oh, kita mo. Shifter niya Shimano combo. Na pero ano to, disc brake. Pero may nakalagay lang diyan na V-brake. Pero disc brake 'yan na 7 speed. Oh, 'di ba? Oh, ganda nito. Tapos ang kanyang handle grip. Ayan. Matigas na rubber. Rubber 'yan. Sure ako rubber, pero pag hinawakan mo, parang plastic. Ayan. Tapos pwede mo lagyan dito ng end cap. Yun. Nahihingi lang naman yun eh. Yan pwede kang makahingi no. Syempre sa kabila ganun din, Shimano na combo shifter. Oh, na 3 speed. Okay, ang ganda nitong pangregalo, guys. Matutuwa yung mangreregaluhan mo nito. At dun tayo ngayon sa rotor at mechanical disc brake caliper. At ito guys, yung kabilang side ng bike. Syempre yung palagi natin binabike check diyan ang yung kanya rotor. So ang rotor niya ay 160mm. Napeki lang ako, akala ko 180 dahil dun sa design niya. Ayan, so 160 yan. Tapos ang caliper niya ay Ushiling. Ushilun. Ushilun ba yung Ushilin? Ushilun. Ushilun. Ayan. Na mechanical. Ayan o. At meron side stand, syempre. Ayan o. Hindi ka nabibili, magkano rin yun. So maganda rin may side stand ka para hindi kung saan saan mo tinatayo yung bike. Hindi mo iisipin na babagsak yan. Ayan, baka mag-fall sa iba yan. Di ba? At syempre, ganun din sa kabila. Mechanical disc brake na Ushilun. At 160mm na rotor. Ayan, napaganda na ito guys. Promise. Pwedeng-pwede itong pangregalo. Matutuwa. Ayan, oh, pwede nyo ihabol ito sa Mother's Day. Oh, sulya panuli natin. Palagay ko wala na akong nakalimutan dito sa pagbabike check natin itong Garuda 350. Aluminum mountain bike. So ayan guys, ang ating bike check video ng Garuda 350. Promise guys, napakaganda nito. Ang presyo nga pala nito guys, nasabi ko na kanina, dahil talagang ang ganda nito. 6,500 pesos lang. Kita mo naman, alloy ang frame, may manual lockout. San ka pa? Shimano ang lever. Oh, di ba? Tapos Shimano din yung RD saka FD. So, panalo ka talaga rito. Okay. Mabibili mo to guys sa Taurus. Dito lang yan sa Marilao. Ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link. Pati na rin ang contact number at pati na ang kanyang Google Map para sa mga gustong sumadya at mag-avail nitong napakamura, sobrang mura na Garuda 350 aluminum frame. Ayan, so kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito. Pero ito na ang pinakamurang bike na na-bike check ko. Ayan. So hanggang dyan na lang guys. Don't forget to subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat. Bye-bye! Ayan. Taurus. Ang daming bike dito. Oh, Tosic. Kesport. Oh, diba? Ang gaganda.